Buod ng Nolimitanghere. Ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra ay bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng 7 taong pag-aaral niya sa Europa. Naghandog ng piging sa Kapitan Tiago kung saan inanyayahan niya ang ilang sikat na tao sa kanilang lugar. Nahamak si Ibarra ni Padre Damaso sa piging, ngunit magalang siya na nagpaalam sa pari dahil may mahalaga siyang lakarin. Bago umuwi si Ibarra ay nakita niya si Teniente Guevara na nagpahayag na namatay na noong 1 taon ang ama ni Ibarra na si Don Rafael Ibarra. Sabi ng Teniente na inakusahan ang Don ni Padre Damaso na erehe, taong hindi sumusunod sa utos ng simbahan, at pilibustero, taong sumasulungat sa utos ng pamahalaan, dahil hindi umano nagsisimba at nangungumpisal. Ngunit ayon sa Teniente, nagsimula ito ng ipagtanggol lang doon ang isang bata sa kamay ng isang maniningil na hindi sinadyang nabagok ang ulo kaya namatay. Ang padre ay hindi na kontento at ipinahukay ang labi ng Don upang ipalipat sa libingan ng mga intsik. Ngunit, nang dahil sa ulan ay itinapon ng kanyang labi sa lawa. May magandang kasintahan si Ibarra na si Maria Clara na anak-anakan ng Kapitan Tiago at nadinalaw niya pagkatapos ng piging. Muling binasa ni Maria ang mga lumang liham ni Ibarra bago siya mag-aral sa Europa habang inalala nila ang kanilang pagmamahalan. Imbis na nagtangkang ipaghiganti ang yumaong ama, ipinagpatuloy ni Ibarra ang nasimulan ng Don kaya nagpatayo siya ng paaralan sa tulong ni Nalwan. Muntik nang mapatay si Ibarra kung hindi iniligtas ni Elias noong babaspasan na ang itinayong paaralan. Namatay ang taong binayaran ng lihim na kaaway. Si Padre Damaso ay muling nag-aasar kay Ibarra. Nang saglit nang inihamak ng pari ang ama niya, ay nagalit at nagtangkang saksakin ang pari pero pinigilan siya ni Maria. Dahil doon, ay natiwalag si Ibarra ng arsobispo sa simbahan. Sinamantala ni Padre Damaso nito upang iutos sa kapitan na hindi na ipagpatuloy ang kasal kay Maria Clara at ipakasal sa binatang Kastila na si Linares. Pero dahil sa tulong ng Kapitan General ay nabalik si Ibarra sa simbahan. Pero hindi inaasahang hinuli si Ibarra nang dahil umano'y nanguna siya sa pagsalakay sa kwartel. Tumakas si Ibarra sa kulungan sa tulong ni Elias. Pumunta si Ibarra kay Maria bago siya tumakas. Itinanggi ng dalaga ang liham na ginamit labas sa kanya nang dahil sa inagaw ang liham kapalit sa liham ng ina niya na nagsasabi na si Damaso ang tunay niyang ama. Pagkatapos nito ay tumakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila sa bangka patungong Ilog Pasig hanggang sa Lawa ng Bay at tinabunan si Ibarra ng mga damo. Naabutan sila ng mga tumutugis sa kanila. Para makaligtas si Ibarra, naging pampalito si Elias at tumalon sa tubig. Akala ng mga tumutugis na ang tumalon ay si Ibarra kaya nila binaril si Elias hanggang nagkulay ng dugo ang tubig. Nakarating ang balita kay Maria na namatay si Ibarra. Natunto ni Elias ang gubat ng mga Ibarra at doon niya natuklasan si Basilio at ang namatay niyang inang si Sisa. Bago namatay si Elias ay sinugo niya ang bata na kung hindi man daw niya makita ang bukang liwayway sa sariling bayan, sa mga mapalad, huwag lamang daw limutin ng ganap ang mga nasawi sa dilim ng gabi.